sumama na sa ibang baba. Sabi ko na, dapat talaga may ano to eh, may tagabasa at terminat, no? Sumama na sa ibang babae ang mister ko. At may mga anak na rin sila ngayon ng kabit niya. May naiwan siya sa aming mga property tulad ng bahay at kotse. At since nasa amin nga ang iba niyang pag-aari, kaya hindi na niya kami sinusustentuhan. Ang tanong ko po, pwede ko po bang isangla o ibenta ang mga naiwan niyang properties? Yan po ang katanungan ni Jonalyn. Humingi po siya ng support, di ba? Humingi siya ng support. Dapat. Well, I think ang first question, Attorney Mimi, no? Anong klase ang pagsasama nila? May valid marriage ba? Or yung pagsasama lang nila, eh, parang common law spouse lang kasi magkakaroon ng diferensya po yun. So, kung mag-asawa sila, titignan natin ano yung property regime. Kasi pag ganito, nabuo property nila during the time of the marriage, ang assumption dyan is kung conjugal man siya, both parties ang may-ari. So, ibig sabihin, kailangan niya ng consent upang maibenta ito mga ari-arian na ito. Now, halimbawa naman, ito yung medyo mahirap, no? Pag may legal impediment sa pagsasama nila as husband and wife, or kumbaga, bawal na pagsasama pero nagsama sila. Kailangan i-prove ng party na gumagawa nito, na isasanla or ibibenta ito, na yung property na yon is solely through his or her own effort and contribution. Yun yung difference kasi pag married ka or hindi ka married, no? May mga legal implications. Oo. Medyo kulang nga kasi kagaya ng sinabi natin yun natin, kulang yung facts. Kasi kailangan muna natin ma-establish kung si Ma'am Jonalyn at yung kanyang mister ay talagang may valid and binding marriage, no? Kung nagpakasal at hindi lamang nagli-live-in, no? Kung sila ay nagli-live-in lamang, kailangan kasi kung walang legal impediment, diba, Attorney Nat? No? Kung may legal impediment, ako, delikado talaga yun, no? Pero kung walang legal impediment, may iba din yung implication. So, kailangan ma-establish muna yun. Pero, kagaya na sinabi natin walang... yan. Sige, Attorney. Sorry, Attorney. kung walang legal impediment naman siya, sorry, nakalimutan ko i-discuss eh. Ang rules of co-ownership will apply. So, ibig sabihin, kahit na nakahiga lang yung asawa mo dyan, ang assumption ng batas natin eh, may kinontribute pa rin yan sa kanya. So, kailangan ng consent. Oo. Ngayon, kung kayo naman po, ito kasi ay parang on the premise, halimbawa kay Ninat, na sila ay kasal talaga ni si Jonalyn at yung kanyang asawa, talagang kasal, no? Kapag ka magsasangla o magbibenta ng property, kailangan po ng written consent ng inyong asawa, no? Written consent. Pero sabi ko, Atty. Ninat, bakit ka magre-resort dyan? When in fact, you can ask for support. Kasi dapat po lahat ng kinikita ng lalaki o kahit sino, kung halimbawa babae yung nangaliwa, no, kapag kayo ay may visa ang kasal, no, talagang valid and binding yung kasal, kayo po lahat ng kinikita niya ay dapat forms part of the conjugal partnership of gains or absolute community of property. So dapat sa inyo yon, di ba? Hindi yon dapat ibinibigay sa iba. So hindi pwedeng sabihin ng Mr. Jonalyn na dahil nasa inyo naman yung ari-arian, hindi ko na kayo susuportahan. Hindi pwede yon. Kasi under our existing laws, lahat ng kinikita niya dapat sa inyong mag-asawa. Sa inyong mag-asawa, no? Correct. So, hindi yun. So, in fact, you can really ask for support. Parang may ano ako doon, may panggagalait. Attorney Nat, no? So, in fact, you can ask for support, no? From your husband. Tama, again, on the premise, nakasal si Jonalyn at yung asawa niya, no? Pwede kayo, you can ask for support. In fact, pwede nga mag-file ng kaso for violation of RA 9262 for economic abuse. Kung kayo ay hindi sinusustentuhan, kayo at ang inyong mga anak, sama kayo kasi obligation po na mag-asawa to support each other, no? So, kasama po dyan yung financial support. So, definitely, pwede nyo pong habulin. Hindi po muna kayo kailangan magbenta ng property. Hingan nyo po siya ng support talaga, di ba? Kung gusto niyang maging maligaya sa pili ng iba, bahala siya, pero kailangan niyang suportahan ikaw at ang inyong mga anak dahil ikaw ang legal wife.